Hi, malamang isa ka sa mga naghahanap ng extra pagkakitaan. Kaya hindi aksidente, nakita mo tong video na to. Naghahanap ka kasi apektado ka ng pagtaas ng mga bilihin, tinatawag natin na inflation rate. Apektado ka kasi sawa ka na sa buhay empleyado. Ano ibig ko sabihin? Papasok, suswendo, magbabayad, and then magkano yung matitira sa savings mo? Either wala or kakaunti. Ito worst, papasok, mangungutang, suswendo, magbabayad. So ang mangyayari sa'yo yan, either meron kang savings na kaunti, wala o may utang ka pa. Tapusin mo tong quick guide video ko. Malamang, pwede akong makatulong sa'yo. Ako nga pala si Leonard Abayan, isang full-time empleyado, engineer by profession, and kagaya mo, wala akong experience sa pagninegosyo, sa pagbebenta, lalo na sa pag-online-online yan. Akala ko pang babae lang yan. Pero tuturuan kita kung paano kumita ng ekstrang 2 million pesos habang ginagawa itong negosyo. So, umpisa natin sa company natin. Company natin is multi-awarded company, pag-aari ng mga prominenteng negosyante. Meron tayong iba't ibang branches o opisina outside the Philippines. Meron tayong sariling building in Pasig, isa sa mga prime locations dito sa Metro Manila. Meron tayong mga billboards across EDSA. At ang mga influencers at mga endorsers natin, yung mga bigatin, mga artista na bida sa mga pelikula at teleserye, hindi extra-extra. Meron din tayong sariling IT company. Hindi tayo nag-hire ng ibang service provider, ng iba't ibang IT companies, kundi meron tayong sarili. Kagandahan dito, tayo po ang in control. Ngayon, yung IT company natin, meron niyang mga business partners o meron niyang mga kliyente. Yan sila Pure Gold, sila Ferrari Philippines, sila BDO, sila Metrobank, sila Globe. So ibig sabihin, bago pa ako magtiwala dito sa kumpanya na to, ang mga malalaking kumpanya na yan, kapartner na sila, nagtitiwala na ganun kaganda yung kumpanya natin. Ngayon, kung nagdadalawang isip ka pa rin kung para sa iyo to, kung ikaw ay isang OFW, isang negosyante, isang estudyante, maraming bakante, or isang empleyado katulad ko, para sa atin to. Ang pagninegosyo, hindi yan basta-basta. Dapat talagang kumikita. Ano ba yung magandang klaseng negosyo? Bigyan ko kayo magandang example. Diba, pinapangarap natin na magkaroon tayo ng sarili nating Jollibee, McDo, o kaya ng 7-Eleven. So ibig sabihin na pag-uusapan natin, franchising. Ano-ano ba yung aspeto kaya nagiging successful ang pagpa-franchise? Number one, branded. Pangalawa, yung proven system. Kagandahan, kailangan natin ma-maximize at makilala ano ba yung mga produkto o serbisyo na patok na kailangan natin ma-maximize. Sabi nga ni Chinky Tan, mayroon tatlong industry ang patok na kailangan nating ma-maximize. Number one, yung food industry. Never, never na malulugi yan. Palaging kakailanganin yan regardless kahit anong kinakaharap ng mundo. Digital. Bago pa magkaroon ng COVID or pandemic, patok na rin talaga yung digital. Lalo na ngayon, nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng mga lockdown. Number three, yung essential. So yung essential na yan, pag-uusapan natin further dito sa video na to. Ngayon, pag-usapan muna natin yung food industry. Unang-una, panigurado, gustong-gusto natin na magkaroon tayo ng sarili nating Jollibee o McDo. Pero syempre, sobrang mahal nun. Ang taas ng kapital na yun. And hindi lahat ng tao merong ganong capacity. So umpisahan natin sa abot-kayang franchising. Meron tayong tinatawag na food cart. So sa food cart, i-explain ko muna ano yung konsepto na ito bago tayo dumiretso doon sa digital. Sa food cart, ang nakikita nyo sa mga mall, sa mga LRT, MRT stations, and sa iba't ibang lugar pa, yun yung mismo na in-offer natin o yung negosyo na meron tayo. Number one, pag tinignan mo yung food cart mismo, mabigat yan, matibay yan. Hindi yan basta-basta maitatangay o kaya hanginin. Hindi katulad ng mga hindi branded at yung mga mumurahing food cart franchise business. So sa food cart natin, nag-uumpisa yan sa 288,888 pesos. Lahat ng nakikita mo dyan, yung mga steamer, yung mga pinaglalagyan ng inumin, yung mga marketing materials, pati yung mga training ng mga tao, kasama dyan. Ang hindi lang kasama, yung location. Pero pwede kayong tulungan ng kumpanya natin para makapaghanap ng location na pwede sa inyo. Pero sa isang food cart, isang food concept lang ang pwede. Ngayon, punta tayo sa online franchise. Sa online franchise, kagandahan dito, wala kang babayaran pwesto, tao, or utilities. And hindi lang siya isang food concept. Mamamaximize natin yung negosyo natin kasi merong itong 7 food concepts. Nandiyan si Shomai King, si Siopaw the King,
si Noodle House, Potato King, Burger Factory, Mambox, and Boy Bortat for only 17,888 pesos. Meron tayong two ways to earn dito. Number one, online. Pag may bumili sa website natin, regardless sa Luzon, Visayas, o Mindanao, or even sa labas ng bansa, marireceive yan ng company natin. Once received, sila na magpa-package, sila mag-aayos, sila na rin ang magpapadeliver. Papasok na sa atin yung income natin. Ang tawag po natin dyan is dropshipping business. Number two, kung gusto mo mag-on-hand. Kagandahan sa on-hand, pwede kang magbenta sa tapat ng bahay mo, sa tapat ng eskwelahan, sa tapat ng opisina, o kung saan maraming tao na mahilig sa mga pamatid gutom na pagkain. Kagandahan, pag meron kang on-hand, pwede kang magbenta ng frozen at luto na. Bigyan ko kayong example. Sa isang frozen pack ng chicken siomay, nakakahalaga po yan ng 166 pesos. Ang puhunan is 132 pesos. Kikita na tayo agad ng 34 pesos. Lalo na pag niluto mo. Sa isang packaging na luto, 5 pieces ng siomay tsaka kanin, 60 to 70 pesos. Pero ang puhunan dyan, 20-25 pesos. May kita na tayo agad na at least 40 pesos. Maraming bumibili ng mga luto at mga frozen. Very affordable kasi. Kaya mas maraming bumibili sa online mo tsaka sa offline, mas malaki yung kitaan. Ngayon, punta tayo doon sa isang industry which is the digital or yung online. Kung familiar kayo sa Shopee Mall, sa Lazada Mall, meron din tayo doon. Kung familiar kayo sa e-loading business, meron din tayo doon. Kung familiar kayo kay Foodpanda, yung mga delivery ng food, meron din tayo doon. If familiar kayo doon sa Uber, yung magbubuk ka para sunduin ka sa bahay, hatid sa office, sa mall, o kaya pa uwi, meron din tayo noon. If familiar kayo sa mga e-bayad centers, meron din tayo niyan. So next, punta tayo doon sa essential. Yung essential naman, paano ko ba siya best na ma-i-explain? Yung food, yan yung prime necessity natin. Ibig sabihin, talagang kailangan na kailangan natin. Yung mga essentials, yan yung secondary. Ibig sabihin, yan yung mga pampalakas sa katawan natin or tinatawag nating supplements. So yan yung tatlong patok na konsepto na binabanggit ni Mr. Chinkitan. Yung food industry, yung online, pati yung essential. To know more, if meron pa kayong questions, please click the link below para ma-message nyo ko kaagad. At para mag-guide ko din kayo kung paano tayo mag-uumpisa ng negosyo natin. I am creating an exclusive group for 10 persons. Natututukan ko, tuturuan ko, igaguide ko kung paano kumita ng kagaya ng kinita ko in the next 6 months. Meron na akong ongoing na dalawa. Baka ikaw na yung pangatlo, pang-apat, hanggang pang-sampu. So dalian nyo na. Message na, click na para maumpisa na natin yung pagkita ng pera at ma-defeat yung inflation na kinakaharap natin ngayon. See you!